Magandang araw sa ating lahat. Our subject for today is marksmanship. Ano ba sa tingin nyo or ano nga sa isip nyo pag marksmanship na sinasabi? Sabi nila, magaling pumotok at magaling pumosisyon. Yan yung isang meaning ng ating marksmanship. Okay. Ganito, firing the automatic pistol or rifle is purely mechanical operation. Thereof, the most effective method of instruction in marksmanship with hand weapon are the same, are those generally applied to instruction any other mechanical operation. Okay. Definition of terms. Marksmanship is the basic training of the soldier to employ successfully the pistol or rifle combat. Okay. Itong marksmanship, training po ito para sa soldier or kahit na anong public servant, kahit na sinong public servant na para maging magaling pumutok or maging magaling pumaril. Marksmanship training is the technique of the teaching the personnel on how to fire the weapon accurately and employ it in combat. Yan. Sa marksman, pag sinabi ng marksmanship training, ay ito yung training or technique para maturuan ang isang sundalo or isang kapulis para magaling siyang bumaril or pumutok or matamaan niya yung target. Okay. Meron naman dito fundamentals of marksmanship. Meron tayong apat. Yan. Una, aiming. Pangalawa, holding or paano humawak. Positioning or positions. Yan. Then, trigger control. Okay. Mamaya, i-explain natin with the pistol. Okay. Components of integrated acts of shooting. Aiming. In aiming, the firer is concerned with the correct pointing his pistol or rifle so that the projectile will hit the target when he or she fires. To do aiming, we must have the rear sight and front sight blade and the target or aiming point in their proper relationship known as correct picture. Okay. Sabi na dapat magkatapat. Magkatapat yung rear sight and then front sight. Sa pistol kasi, yun yung sa pistol. Ito. Meron siyang dot. Meron yung dot. Ito yung rear sight. Okay. And then, ito naman yung sa front sight. Dapat equally aligned siya para maganda yung putok niya. Okay. Okay, dito tayo sa aiming. Dito kanina, sabi ko na to, front sight and then rear sight. Dito sa lecture ko, ang gagamitin ko, pellet gun. Pellet gun lang siya. Kasi baka may issue tayo na... Okay. Sa pellet gun, meron din siyang rear sight and then siyang front sight. Pag isa side siya, parang ganito siya. Pag isa side yan. Okay. Ito. Steady hold factor is the technique of holding a weapon as steady as possible while aligning sight in the firing of the weapon. Steady hold factor. Kung paano ko maghawak ng baril. Okay. Steady. Yung pag ganyan mo siya. Pag ganyan ng baril. Kung paano siya. Okay. Then, dito sa phases of aiming, relation of the eyes and the sight. The placement of the eye is called eye relief. Proper eye relief, subject or minor variation is approximately 7.5 cm or 3 inches. Okay. Dito naman sa phases of aiming, hindi kagaya ng sa rifle na isisiring mo siyang ganyan. Hindi ganyan. Okay. Sa pistol,
hindi mo siyang pwedeng dito, isa side. Dapat medyo malayo. Ha? Hindi medyo malayo. Kasi yung recoil ng kanyang slide. Yan. Then, side alignment is the relation between the front and rear side with respect to the firer's eye. Yan. Kung kanan ka, kaliwa ang pipikit na mata. Then, pag kaliwete ka, kanan ang pipikit na mata. Ang sinasabi nito is dominant eye and then dominant head. Dominant hand. Okay. Ano ba yung dominant? Yun yung correct sight alignment. Okay. Pag sinabing pag right-handed ka, sight alignment, yan. Kanan. Kanan ang magsasight sa'yo. Pag kaliwete ka naman, kaliwete ang magsasight sa'yo. Para, ito yung sinasabi niya, from dito sa eyeball to rear side to front side. Yan. To target. Okay? Next, side picture. Is the obtained front side and rear side are properly aligned to the target and aiming point is the correct relation of the front side and rear side blade. Okay. Yung side picture mo, pag nagganyan ka, pag nag-aim ka, pag malabo, kailangan mong iayos. Yan. Okay? Next. Breathing and aiming process. Ito. Takes abnormal breath, let part of it and hold the remainder by closing his throat. The throat. You should not hold your breath for more than approximately 10 seconds or otherwise our vision may begin blurred and lung strain may cause muscular tension. Yan. Okay. Sa aiming and breathing, dapat magkasama yan. Okay. Pag sight mo, pag sight, then isa-sight mo na siya, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, hold, putok. Okay, ganun yung tama. Hindi mo dapat patagalin siya ng 10 seconds. Kasi pag pinatagal mo siya ng 10 seconds, mag-blurb na yung paningin mo, then parang mawawalan ka na ng hininga. Lalo pag first-timer kang pumutok, yan, medyo manor-nervous na sinasabi. Manor-nervous. Aiming practice is conducted before firing live rounds. During the firing, the soldier must practice sight alignment and place of the aiming point. Okay. Aiming lang siya. Aiming. Kung paano. Kung paano yung compatible. Okay. Kung paano yung magiging compatible yung mata niya, then yung firearm. Aiming point is the target of which are aligned your sight. Pag hindi aligned ang rear sight and then front sight, ibig sabihin, hindi maganda ang iyong aiming point. Dapat ganito siya. Pantay. Okay? Pag ito bumaba, halimbawa, ito, nagpunta rito, wala ito, ibig sabihin, hindi siya align. Pero pag pinag-align mo siya, dito siya, yan yung perfect na sight alignment. Okay. Dito lang tayo sa trigger control. It's an independent action of forefinger of the trigger pulling. It is straight for the rear with uniformity increasing pressure until the weapon fired. Okay. Di sa trigger control, hindi basta-basta pumuputok. Okay. Ito yung kanyang trigger. Dito sa trigger, hindi mo agad kakalabitin. Meron yung sinasabi niyang slack. I-slack mo muna siya. Alisin mo yung malambot niyang pressure. Okay. Alisin mo yung malambot niyang pressure. Pag naramdaman mo na yung malambot na pressure, yan. Kunti-unti. Then pag naramdaman mo na yung matigas, yun na yun. Yun na yung hold your breath and then
pumutok na siya. Pero dapat proper site alignment siya.